of me. I'm bunking deep in Tennessee with my brothers from the 3B. Quick to click and break the beast. No respect for what they. Kamusta ka, anime? Ito na ang part 44 ng Kanagawa versus Osaka Prefecture. Disclaimer lang ka, anime. Ang inyong maririnig at makikita ay wala po sa manga at anime. Ito ay isang fan fiction o fan-made lamang. Ginawa ko ang story na to para sa mga tunay na nagmamahal at nakakamiss sa slam dunk anime. I hope na lumabas na sana ang season 2 nito. Ang mga karakter pala sa ating kwento ay pag-aari ni Mr. Takehiko Inoue. At sana, huwag nyo rin kalimutan na mag-follow sa aking FB page. Maraming salamat. Tara, at atin ang simulan. Dahil nga sa tres ni Mitsui, umakyat na naman sa 10 ang kanilang kalamangan. Ang score ay 28-18. Wala nang 5 minuto pa ang natitira sa oras para sa first half. Si Hisashi Mitsui ng Shohoku. Ang bilis niya talaga mag-release ng bola. Bukod dun, yung bitaw niya sa bola ay nasa 90% na papasok. 10% lang ang tsansa na ito hindi papasok. Bulong ng coach ng Osaka. Si Mitsui, yung tipo ng tao na hindi nagpapabaya, lalo na sa shooting. Ang dami ng hirap ang pinagdaanan niya bago niya nakamit ang pagiging shooting guard. Pagkukwento ni Akagi na nasa bench. Tama ka dyan, Captain. Saksi ako sa mga naging training niyang si Mitsui. Kaya isa lang masasabi ko, siya ang pinakamagaling na shooting guard sa Kanagawa, tugon ni Ayako. Biglang nagsalita si Jin. Dahan-dahan lang sa pagsasalita. Baka nakakalimutan nyo, Jin ang pangalan ko. Isa din ako sa tinitingalang shooting guard. Ngising sabi ni Jin. Sa era ni Mitsui, masasabi ko na isa nga siya sa magaling na shooting guard. Pero sa ngayon, si Jin na. Buong pagmamalaki naman ni Kyoto. Balik na tayo sa laro. Hawak na nga ni Minami ang bola. At bantay-bantay siya ni Rukawa. Di nga binibigyan ni Rukawa ng chance si Minami na makalapit sa basket. Pilit niya itong hinaharas. Huwag mo na pilitin. Mahihirapan ka lang. Wika ni Rukawa. Pero si Minami pinipilit na makalusot. Maya-maya pa, biglang sumigaw si Chosia. Ipasa mo, Minami! Huwag mo ipilit! Baka mawala ka sa laro mo! Tiningnan naman siya ni Minami na parang naiinis na ito. Wala nang nagawa si Minami kundi ipasa ang bola papunta kay Chosia. Pagkakuha nga ni Chosia sa bola, agad-agad na binantayan siya ni Fujima. Ayos ang ginawa mo, ah. Nagawa mong pakalmahin si Minami. Ngiting sabi ni Fujima. Oo naman, mahirap na. Baka mawala siya sa laro. Yun pa maging dahilan ng pagkatalo namin. Tugon ni Chosia. Biglang atake nga ni Chosia at nagawa niyang maalusutan si Fujima. Pero di ito pumayag na ganun lang ito kadali makakapuntos. Mag-a-attempt na sana si Chosia ng layup. Ngunit sinabayan siya ni Fujima. Yun nga lang, napansin siya ni Chosia, kaya mabilis niya idinrap ang bola kay Kishimoto. Ano? Ipinasa niya? Bulong ni Fujima, nagulat na gulat. Pagkakuha nga ni Kishimoto sa bola, mabilis naman idinikit ni Sakuragi ang katawan niya dito. Yun nga lang, mas nakakita ng opportunity si Kishimoto dahil sa ginawang pagdikit ng katawan ni Sakuragi. Huwag mo idikit ang katawan mo, Sakuragi! Sigaw ni Ayako. Nako, mukhang pasasabitin siya nung bakulaw na mahaba ang buhok. Dahil tingnan nyo yung forma niya, masyadong dikit ang katawan ni Hanamichi. Puna din na mga kaibigan ni Sakuragi. Biglang dinribble ni Kishimoto ang bola. Sabay pihit nito pakanan. Dahil nakadikit ang katawan ni Sakuragi, bigla itong nag-attempt ng jump shot. Sinabayan naman siya ni Sakuragi. Yun nga lang, nawala ito sa balanse at nasabitan niya si Kishimoto. Ngunit naitira pa rin ni Kishimoto ang bola at pumasok pa ito. Sabay pito ng referee. Basket counted. Sabi ko na eh, yun ang gagawin ni Kishimoto. Ay, di talaga nag-iingat
Sakuragi, wika ni Aya ko. Naku po, basket counted pa mula sa bakulaw ng kabilang team. Mukhang mahahabol pa ata ang kalamangan ng team natin. Punanta kami ya. Ano ka ba? Pinanghihinaan ka agad ng loob dyan. Tingnan mo, ang laki pa naman ng lamang nila. Kaya nila yan. Ang player ng Kanagawa, di basta-basta, nagpapatalo yan. Kaya huwag ka dyan, kabahan. Tugon ni Mito. Tumira nga ng free throw si Kishimoto. At pasok ito. Ang score ay 28-21. Bumaba na sa 7 ang kalamangan ng team ng Kanagawa. Nice, Kishimoto. Tayo naman ang pupuntos. Wika ni Minami. Huwag ka maging kampante, Minami. Di pa tapos ang laban. Paalala sa kanya ni Josiah. Napatingin na lang na matalim si Minami kay Josiah. Hawak na nga ni Fujima ang bola. Sabay-sabing, okay lang yan team. Babawi tayo. Huwag na tayo magpapabaya pa. Wala nang 5 minuto ang natitira sa oras. Kailangan mapangalagaan natin ang ating kalamangan bago magtapos ang first half. Okay? Oo, sagot ng mga kasamahan ni Fujima. Tinidribble lang nga ni Fujima ang bola. Sabay pa sa kay Mitsui. Yung number 14, bantayan nyo. Huwag nyo bibigyan ng distansya. Sigaw ng coach ng Osaka. Aba, galit na galit sa akin yung coach nila. Bulong sa sarili ni Mitsui habang nakatingin ito sa coach ng Osaka. Hinigpitan nga ni Itakura ang bantay kay Mitsui. Kaya di ito makakuha ng pagkakataon para makatira. Nang bigla niyang napansin sa perimeter si Sakuragi at nangihingi ito ng pasa. Mabilis naman idinrap ni Mitsui ang bola. Pagkakuha nga ni Sakuragi sa bola, sabay atake nito. Pinigilan naman agad siya ni Kishimoto. Pero di nagpatinag si Sakuragi. Mag-attempt na sana ito ng isang slam dunk nang sinabayan siya ni Iwata at Kishimoto sa ere. Di kasamin makakalusot, sambit ng dalawa. Yun nga lang, nagawa ni Sakuragi na ma-reverse ang bola. Ano? Pero paano niya nagawa yun? Gulat na sabi ni Kishimoto. At yun, pumasok ang reverse ni Sakuragi. Puntos para sa Kanagawa. Ang score ay 30-21. Umakyat na naman sa siyam ang kalamangan ng Kanagawa. Wow! Ang galing ng pagkakalusot ng bola ni Hanamichi sa dalawang player. Kahanga-hanga. Tuwang-tuwa na sigaw ng mga kaibigan ni Sakuragi. Nakita nyo ba yung ginawa ng pula ang buhok? Ginawa niyang bata si Kishimoto at Iwata sa ere. Oo nga, ang galing niya. Paghanga ng mga manonood. Ano? Dalawa pa kayo nun. Pero wala din, di nyo talaga ako kaya. Pagyayabang ni Sakuragi. Napalingon na lang ang dalawa. Sabay-sabing, napakayabang mo. Babawian ka namin. Nice reverse, Sakuragi. Ang ganda naman nun. Napapahanga mo talaga ang manonood dito sa buong arena. Bati ni Maki. Naku lolo, basic lang sa henyo ang ganung galawan. Ngising sabi ni Sakuragi. Tiningnan naman siya ni Rukawa. Tiningnan din siya ni Sakuragi. Sabay-sabing, ano, Soro, nakita mo ba ang ginawa ko? Di mo kaya yun. Ako lang ang nakakagawa nun. Sambit ni Sakuragi, sabay tawa nito ng malakas. Gunggung, tugon ni Rukawa. Ang unggoy na yun, may pa-reverse pa na tira. Nakakainis, nasasapawan na niya ako. Kailan ba ako ipapasok ang coach namin na to? Nababagot na ako. Kakaupo samantalang yung unggoy na yun, todo pasikat na. Nakakainis talaga. Gigil na sabi ni Kyota. Hindi nga nagawang mapigilan ni Kishimoto at Iwata si Sakuragi. Kaya muli na naman itong nakapuntos. Magagawa pa kaya ng Osaka na mapigilan si Sakuragi? Abangan natin yan sa susunod na kabanata. Muli, maraming salamat. This is Phantom Man and sign out. Bye-bye!